Sa alamat ng Pilipinas, ang Capri ay isang nilalang na maaaring ilarawan bilang isang higanteng puno, na isang matangkad, 7 hanggang 10 pie, 2.1 hanggang 2.7 na metro, madilim ang kulay, mabalahibo, at maskuladong nilalang, napakalakas din umano ng amoy ng katawan ng mga capres at umuupo sa mga sanga ng puno para manigarilyo. Ang terminong Capri ay nagmula sa Arabic na kafir, Spanish kafray, na nanganghulugang isang hindi mananampalataya sa Arabic. Kadalasan ay tumutukoy sa mga ateista, idololista. Ang termino ay kalaunan ay dinala sa Pilipinas ng mga Espanyol na nauna nang nakipag-ugnayan sa mga Moro. Ginamit nila ito upang ilarawan ang mga katutubong grupong negrito na may maitim na balat at mga tampok na katulad ng mga Black African. Ito ay maliwanag din sa katotohanan na ang kasing kahulugan ng Capri ay Agta, isa pang pangalan ng mga Aita. Ang mga makabagong mitolohiyang katangian ng Capri ay nagmula sa mga dating rasistang paglalarawan ng mga tribong negrito ng mga grupong etniko ng Pilipinas na Kristiyano sa mababang lupain noong panahon ng Kastila. Ang unang pagpapatunay ng paggamit ng termino ay Capri, ni Antonio Pigafetta ng ekspedisyon ng Magellan. Inilarawan sila ng mga taga-suluan sa mga tripulante ng Magellan bilang maitim ang balat, may tato, at nakasuot ng bark cloth, maliban sa mga pinunong nakasuot ng tela na purong sutla, at may mga sandata na pinalamutian ng ginto at malalaking kalasag. Ang terminong kafray ay ginamit din para sa mga alipin Papuan na dinala ng mga Portuges sa Pilipinas bago inalis ang pagkaalipin ng Espanya. Ang mga capres ay sinasabing naninirahan sa malalaking puno tulad ng akasya, mangga, kawayan, at banyan, kilala sa Pilipinas bilang balete. Madalas din itong nakikitang nakaupo sa ilalim ng mga punong iyon. Sinasabing ang Capri ay nagsusuot ng katutubong hilaga ng Pilipinas na kilala bilang bahag, at ayon sa ilan, kadalasan ay nagsusuot ng sinturo na nagbibigay sa kapra ng kakayahang hindi makita ng mga tao. Sa ilang mga bersyon, ang Capri ay dapat na may hawak na isang mahiwagang puting bato, na mas maliit ng kaunti kaysa sa isang itlog ng pugo. Sakaling makuha ng sinumang tao ang batong ito, ang Capri ay maaaring magbigay ng mga kahilingan. At hanggang dito na lang magtatapos ang ating explanation tungkol sa Capri. Huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated kayo sa panibagong video, and thank you for watching.